kilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang paigipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, muli tayo nagkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito upang tayong lahat ay dumulog sa kagandaang loob ng ating Panginoong Diyos, Kesu Kristo. Di man tayo karapat-dapat na tumayo sa kanyang harapan, ang kanyang kagandaang loob ay nagpapakindapat sa atin, sa bawat isa sa atin, upang tayo kanyang dalisayin sa kanyang pagkamamain at habag. Sabay-sabay natin ngayong dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nabiring Maria, sa ratong hetong abanal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawanawa tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalubong kami ng kapayapaan araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya,
binabalak ang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin? Gayong wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila ngayon, sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may tala ang kanang ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa'yo ay humibik. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalaman, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa'yo ko ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga lagad nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpanda si Jesus sa kanyang mga alagad na isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalian na masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mayigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mama naman na kapatid kay Kristo, noong isang linggo, nagdiwang tayo ng kapistahan o tinatawag na traslasyon. At ang pinakatema ng ating pagdiriwang, yung pong paulit-ulit na sinasabi sa atin, ibig po naming makita si Jesus. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, merong mga paglalarawan na ginamit ang ebanghelyo tungkol sa mga tao. Una, maraming tao. Napakaraming tao. At mga taong dumaragsa. Kaya't mga taong pinagdudumugan siya, si Jesus. Apat na paglalarawan ang ating narinig tungkol sa mga taong nagpunta upang makita si Jesus. Dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, meron tayong apat ding katotohanang dapat nating maunawaan sa kahulugan ng pagsunod natin kay Jesucristo. Unang-una, mga kapatid, hindi lahat ng mga nagsusunuran kay Jesus na paglalarawan sa ating Ebanghelyo ay hindi naman talagang nais na makilala si Jesus. Pangalawa po na katotohanan ay naroon sila sapagkat merong narinig. Merong nagiging dahilan sapagkat narinig nila na merong kakaibang ginagawa ang taong itong tinatawag na si Jesus. At pangatla po mga kapatid ay naroon din na yung mensahe, may sinasabi ang ating Panginoon. At pang-apat, ang kakaiba ay merong kapangyarihan na tinataglay ang taong ito. Saan po sa apat na iyon
ang dahilan kung bakit tayo'y nagkikatipon at ibig nating makita, makilala si Jesus upang tayo'y kanyang mga tagasunod. Kaya mga kapatid, isang pagsusuri ng ating sarili, kaya't yan po ba, yan ang ginagawa natin sa simula pa lamang ng ating misa. Tayo'y sumusuri ng ating sarili at inaamin natin na tayo hindi karapat-dapat na maging tagasunod ni Jesus. Hindi tayo karapat-dapat na humarap kay Jesus. Yan ang katotohanan. Kaya nga po mga kapatid, unang-una, hindi lahat ng dumaragsa, hindi lahat ng nabibilang sa maraming tao, hindi dapat lahat yung nandito sa napakaraming tao, hindi lahat ng mga dumaragsa o yung mga pinagdudumugan si Jesus ay talagang gusto namang makilala siya. O kaya'y gusto lamang na masaksihan o maranasan ba yung kakaiba kay Jesus katulad ng pagpapagaling ng mga may karandaman, pagpapalayas ng mga masamang espiritu, makakain ng kanyang ipinamimigay na tinapay o kung ano pang dahilan. Gusto ba nilang maunawaan at tanggapin ang mensahe ni Jesus? At pang-apat, yung kanyang kapangyarihan. Mapasailalim ng kanyang kapangyarihan. Katulad din ang sinasabi natin pag ating dinarasal ang Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Katulad ng patawarin mo kami, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ibig po natin bang makita si Jesus? Nasa tatama bang mga dahilan? Kadahilanan kung bakit tayo'y napapabilang sa maraming tao, napakaraming tao, mga dumaragsa, mga pinagdudumugan ang ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, nagpupunta pa tayo rito bilang mga namimintuho sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ano po ba ang ating sadya kung bakit ibig natin makita si Jesus? Tumayo po ang lahat. Mga minamahal at mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na ihilumin niya ang ating buong pagkatao. Sa bawat kahilingan po ang ating tutuon, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang naharapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod. At higit pa nilang silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ayan, ating ngayong isipin at panalangin
ang mga taong humiling na ipanalangin natin sila, lalo na ang mga may karamdaman. Panalangin natin sila sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos sa mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay namin may payag sa lahat ang mabuting balita. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalobong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang alang-alala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang naiginabang ay kami ring iyong mga pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa namang hen nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpakay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatiti niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't wala hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong iglesyang laganap sa mundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pakinabating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa naman apostol, kabiyak ng puso niyang si San Jose na mga apostol, sa mga bautista at lahat ng mga banal na namoy dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, magkaisa tayo sa pagtatawag sa Kanya sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo may pantusokso at hiyadya mo kami sa lahat na masama. Iniiling namin kami hiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayo kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat ng mga ininyahan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno
Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. So, pinagpapasalamat po ako sa ating butihing kura paroko si Padre June Siscon sa kanyang papuintulot na ako po ay makibahagi o sa mga tagapagdiwang ng Banal na Ekaristya sa araw na ito. Kaya din kay Father Paul Gungon at kay Father Mark Munda. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain nawa kayo lahat ng Pamangirin Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay kapayapan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.